nakaraan guys, so nakikita ko na malapit na yung St. Joseph Cathedral. Look, look! Nasakay na ako dito sa motorbike and actually, sabi ng tour guide ko, cheapest price daw ng mga tickets dito is 1 million Vietnamese dong. So guys, yung story pala nito, ito yung first Roman Catholic donate pala yun ng kauna-unahang president sa India and included sa mga kultura nila yung mga ganitong klaseng area which is yung mga publication area. Hello guys! I'm back again with another video and for this video, as nabasa niyo naman sa title, is mag-city tour tayo dito sa Hanoi. And actually, hindi ko alam kung ano yung mga sunod-sunod na pupuntahan kasi I booked this tour sa Klook. And guys, yung link ilalagay ko niya sa ibaba. Ito guys ay isang motor tour na parang ginagawa din ito dun sa Ho Chi Minh. Tapos mag-isa ka lang doon sa motor, then meron kang kasamang tour guide mismo, yung driver mo, at iikot ka sa buong Hanoi area. And guys, I'm so excited kasi actually hindi ko din na-search kung ano yung mga pupuntahan. Basta alam ko, yun ang mismo mga top spots o attractions dito. And guys, take note, insta-private tour ito, which is, yung mismong tour guide is yun yung photographer. And guys, ayan, tingnan nyo yung aking outfit for today. Medyo all black tayo ngayon. So, itong damit ko is galing itong Uniqlo. Yung pants ko, Shein. Yung shoes ko, Converse. At guys, ayun, pinartner ko lang sa bag na Tactics, which is ito yung anti-theft bag. And sok na sok to kasi dito sa Hanoi para mag-ingat tayo kasi mayroon akong mga nababat sa online na pickpockets, ganyan. At black na watch, okay? Di ba? Ayan guys, baba na naman ulit tayo dito sa napakasikip na daan. Tingnan nyo kung isusukat niya yung width niya. Parang mas matangkad pa ako. So guys, ngayon nandito na ako sa baba and na-meet ko na yung aking tour guide, meet Travis. So guys, siya si Travis. Actually, nire-request siya ng mga tao sa Klook. Kapag ka nakikita kayo reviews, yung link ilalagay ko dyan sa baba. Laging sinasabi na magaling daw siya mag-picture. So ngayon, titignan natin kung magaling nga ba talaga siya. And guys, ayan, tignan nyo. Yung tour comes with a motorbike na kung saan itutour niya tayo around the areas. What are the itinerary for today? We have a lot of attractions to cover, so based on your request, if you have done any research, if there any place you want to go, we can like I try to accommodate your request, you know? Ah, okay. You may request to me right now. Okay. So guys, ayan, andito na ako ngayon. Nakasakay na ako dito sa motorbike and actually, iniikot na niya ako sa buong Hanoi. And hindi ko alam po ano yung una namin pupuntahan. What's our first destination, St. Joseph? Yeah, the St. Joseph Cathedral. Oh, guys, St. Joseph Cathedral yung pupuntahan namin and actually ito yung itsura niya. And guys, yun yung pinaka nasa-search ko na napakagandang place dito sa Hanoi. Ayan guys, so nakikita ko na malapit na yung St. Joseph Cathedral. Look! Ayan guys, andito na ako ngayon sa St. Joseph Cathedral and ito yung itsura niya. Tingin nyo parang medyo, parang acid wash yung itsura ng paint niya and napakaganda. Actually, meron din ganito doon sa Ho Chi Minh, which is parang Notre Dame. But hindi pa yun gawa, pero ito, tingnan nyo, ang ganda na pagkakagawa. So guys, yung story pala nito, ito yung first Roman Catholic Cathedral here in Hanoi. At ginawa yan noong French era. So, di ba, ang ganda? So guys, ayan dito, makikita nyo, mayroon ditong statue. And actually, hindi ko alam kung sino siya, pero nakalagay niya Regina Pacis. And dito guys, itsura dito sa harapan ng mismong St. Joseph Cathedral. Meron dito napakadaming restaurant, cafe, and yan yung makikita nyo. Actually guys, ito pwedeng-pwede nyo ito gawing DIY. Pero kasi merong mga ibang spot dito na medyo malayo and alam ko kasi na yung mismo mga tour guide ang nakakaalam kung ano yung mga facts at kung ano yung mga dapat yung puntahan dito. And nakikita ko kasi talaga sa mga vlog, highly requested tong tour guide na kinuha ko, which is nung habang binuko siya sa Klook, eh, syempre kukontakin kayo via WhatsApp. Then ayun, nirequest ko siya. And ayan, tingnan nyo, sobrang gaganda ng mga pictures na nagawa niya sa akin dito sa area na to. Ayan guys, ngayon nandito na ako sa second stop namin ng tour. And ito siya, Hanoi Moi. Yun yung tawag nila. And actually, ito, editorial office to na kumbaga. Parang diba sa atin, merong mga Manila Bulletin, merong mga Bulgar ba yun, Abante, ganun. So ito yun guys, ang kauna-unahan dito sa Hanoi. Actually, hindi ko nga alam na kasama pala sa mga tours yung ganito. And siguro talagang included sa mga kultura nila yung mga ganitong klaseng area, which is yung mga publication area, ganun yung editorial. Wait lang guys, commercial lang. I discovered na 87.4% ng mga nanonood sa mga YouTube videos ko ay hindi pa nakasubscribe sa akin. Kaya naman ngayon, nire-request ko sa inyo na please mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel and click nyo na yung notification bell sa tabi niya para lagi kayo updated kapag meron akong bagong travel vlog. And actually, almost everyday nga meron akong bagong upload dito sa YouTube. And kung gusto nyo makaalam ng travel updates about me, mga spontaneous trips, mga IG stories at iba pa, i-follow nyo na ako sa aking Instagram account dahil lagi ako dyan nagpo-post kapag kami travel ako. And meron din akong post lagi dito sa aking TikTok account. Dito, updated din lahat ng mga posts ko. Kaya yun lang guys, back to the video!
Ayan. And actually, yun pala is famous sa picture area dito. So, ang dami daw pala nag-picture dito ng mga Instagrammers. So, yan guys. So, ngayon, next naman namin na attraction is tong One Camping. And actually guys, ayun, magkocross lang dito sa street. And sabi niya, dito daw ay hindi na daw tinitignan yung mga lane na ganito. Which is yun nga din yung nakikita ko sa mga YouTube videos na kahit saan tumatawid sila. So, talagang tuloy-tuloy dito yung mga motor na kailangan maging aware ka kasi baka mamaya bigla kang mabangga ganun. Ayan guys, look. What's this again? It's a One Cam Lake, right? That's a Vietnamese name, and we have so many other English names for this one. The Sword Lake, or the Turtle Lake. The Sword Lake? Yeah. Sword Lake. Yeah, because Quan Kiem in Vietnamese, it means returning the sword. Quan is returning. Kiem is a sword. So, why it's called returning the sword? What's the story behind it? So, we're a long time ago. To be honest, I don't remember the exact number. Yeah. Yeah. So, our king, Lelo, under the Lei Dynasty, okay. He had a friend, which is a fisherman. So he came to this area for fishing. Yeah. He grabbed something like a metal stick. Metal stick, okay. And he gave that to the king because he believed it's something magical. So the king forged that into a sword. And he used that sword to fight against the invaders. Like, after he won the battle, he came back here, tried to say thank you to his friend. But out of nowhere, there was a turtle, came out from the water. Turtle? Yeah, like a turtle. Yeah, grabbed the sword, came back. So he believes the turtle god gave him the sword like on purpose. Okay. So yeah, over there we call the turtle tower. Tower? Yeah, to worship the guys, turtle god. Guys, turtle tower pala yun dahil yun yung ginagamit nila to worship the turtle god. Wow. Yeah, it was built by the king. So there's a lot of turtle here in the area? In the past we had two turtles living in, around that area. But like 10 years ago there was a really bad pollution to the lake. So one sadly passed away. Oh. And right now, the other you one, don't know. Yeah, I don't know. So guys, si turtle daw dito and dati meron dalawa. Kaya lang ngayon hindi na niya alam kung meron pa dito. Pero feeling ko siguro meron kasi napakalawak nito oh. Kaya feeling ko meron dito. So guys, ayan, papunta na ako ngayon dito sa Opera House. So ayan yung itsura niya. And actually, dyan siguro nagpa-perform ng mga music. And ayan, napakadaming tao dito. And nakikita niya, andito tayo ngayon sa Hanoi Opera House. And ito daw ay binild noong area ng mga French, ganyan. And guys, dito, ang mga nagpa-perform dito is yung mga orchestra, yung mga piano, and ayan. Makikita nyo guys dito ay sabi ng tour guide ko, cheapest price daw ng mga tickets dito is 1 million Vietnamese dong. So, wow, look, tignan nyo. And kaharap niya is yung area na pang upper class lang, which is, makikita nyo dyan, andyan yung mga luxury brands, which is yung mga Dior, yung mga Louis Vuitton, at yung mga iba't ibang mga brands na makikita nyo na makikita natin siya sa Greenbelt, sa mga ganyan area. Ito, pang mayayaman daw na area yan. At ito daw, Opera House, binild ko para sa mga mayayaman, para makapanood sila ng mga concerts, ng mga palays, ng mga other performances. So guys, dito at ganyan, mayroon dito city sightseeing Hanoi. And actually, kung gusto niyo ng ganyang klaseng tour, ilalagay ko yung link sa baba. Meron niyang ino-offer din sa Klook. Para maka-discount kayo, again, use my code PaulIvan5 sa lahat ng activities sa Klook. Maka-discount kayo kahit flights, activities, at hotels. So guys, ngayon, nandito na kami sa next stop. Itong National Defense Pagoda. And actually, binil daw to nung 60 century. Actually, nakalimutan kung ano yung specific name or specific na mismong date. Pero ito yung itsura niya, guys. Ayan, nakikita nyo. And ngayon, pumasok tayo doon sa loob. Tignan nyo, oh, may mga binibenta dito ng mga ibon. Tapos mga isda. Ay, hito, oh. Ay, hito nga. Ay, joke. Hindi pala hito. Goldfish. Galing. How much usually this one? Ah, thank you. $40 ko lang. No, I'm just asking. Mukul ka ako ngayon. May pinakita ko sa inyo kanina ng mga fishes, di ba? Tapos mga ibon. Ang sinabi ng aking tour guide ay yun daw ay binibenta lang for experience, hindi para sa pet. Kasi dito pala pinaniniwalaan na descendant siya ng dragon, yung isda. Parang after nun is magiging dragon din siya, parang something like that. Tapos yung ibon naman, parang magiging phoenix siya. So yun, paniniwala dito yun. Then after daw nun, after nun i-set free dito, kasi yun yung parang tradition nila dito, is kukunin daw yun nung mismo mga nagbebenta ulit kasi parang train daw yun, tapos ibebenta ulit. So parang paikot-ikot lang yung nangyayari. So guys, itong pagoda pala is dahil dati pala, over 1,000 years daw, is kinolonized daw sila ng Chinese sa mga people. Ayan na makikita nyo, puro mga Chinese yung mga nakasulat dyan. And actually, sa lahat ng mga napuntahan kong tourist attraction, dito yung pinakamadaming tao. Tignan nyo, oh, ang daming tao. Pero dun sa mga iba is kokoonte. And actually, edge yung akin kasi yung akin private tour na isa lang ako. And ito, napakadami nilang mga tour na members. So guys, ayan.
pinakita niya sa akin na ito pala 11th floor ito. So ang paniniwala nila kapag ka pala ikaw ay namatay, ay papanik ka dyan sa itaas. So kapag ka daw hindi ka dyan nakapanik, common sense, sa baba ka daw pupunta. At ito yung parang offering nila. Actually ito daw ay Buddha's fruit? Buddha hands fruit daw ito. Kasi tinanong niya ako kung ano daw, kung alam ko daw ba yan. And actually, yan daw ay hindi daw masarap. Kaya daw yan daw ang kanilang pinang-offer na lang. Grabe, sobrang honest din itong tour guide ko eh. No? Galing. Tapos ito, meron silang ino-offer ng mga tinapay, ganyan. So, ito ata incense ata ito. So, ang galing guys. Tapos, bawat isang pillar pala na yan. So, mga pillar ang tawag nila dyan sa mga yan. Bawat isang ganyan, mayroong patay na monk sa ilalim. Dyan nililibing. So, yon, ganun ang nangyayari dito. So, guys, ito. Itong yellow parang area na to. Is yung mga nakasulat pala na yan. Isa yung mga name ng mga soldiers na nag-protect dito sa area na to noong kinolonize sila ng French. So, yan guys, ay binild yan noong 1939. So guys, ngayon nandito ako sa likod ngayon ng pagoda na area. And ito yung mga nakasulat na pangalan. At guys, mayroon sinabi ang tour guide ko dito sa fun fact about dito sa turtle. Itong turtle na ito, makikita nyo, medyo rough yung area na yun. Tapos ito medyo smooth. Kasi guys, ito pala, pinaniniwalaan pala nila na parang yung turtle is longevity. Tapos guys, parang luck, ganun. So karamihan pala sa mga estudyante nagtutour sa mga pagoda. At sila guys, bago mag-exam, bago mag-quiz, ang ginagawa pala, nagra-rub pala dito. So for example, ikaw, magte-take ka ng board exam or what, parang ina-rub mo dito para sinisymbolize na luck, para swertihin ka, ganun. Kaya tingnan nyo, napaka-smooth nito, tas yung air na to is rough. So yun, nirarub ko na siya ngayon para magkaroon ako ng swerte. Ngayon guys, nandito na nga sa likod. And ayan, pinakita sa akin ng aking tour guide na ito pala ay body tree. And actually, dinonate pala yan ng kauna-unahang president sa India. And guys, sa lahat daw ng mga Buddhist area, sa lahat ng mga pagoda, dinodonate yan. And ito palang tree na to is noon pala si Buddha, naging Buddha siya, diba? So andyan siya sa ibaba, doon siya gumagawa ng mga rituals, sa mga scripts, ng mga pagdadasal, dyan ginagawa. So ayan, meron sila dito. And actually, isa tong pagoda na to sa binigyan ng kauna-unahang presidente sa India. So it's just like shutting down already. So guys, ayan, nakikita nyo, nandito tayo ngayon sa bridge na kung saan nakikita dito sa mga vlogs. At ito pala yung oldest bridge dito sa Hanoi. And actually, ito ay parang dadaanan mo yung red bridge nila. Ay, Red Sea. Red Sea, tama? Red River. Red Sea, which is yun yung river na kung saan yung tubig doon nagpupunta ng China. Tututukun. So guys, ayan yung bridge na kanina pinakita ko sa inyo. Tapos ito palang area na to, kaya wala siyang parang ganun, yung may rusty side na yon. Is binump pala to ng mga Americans before itong gitna. So hinati yung bridge para wala nang makatawid na parang mga soldiers. Kasi kumbaga parang nagre-recruit eh, parang nagpapadala ng mga soldiers doon. So hinati nila yung mismong bridge para wala nang makapagpadala. Ayan, andito na tayo sa may area na may ceiling. And makikita nyo, doon nga yung sinabi ko sa inyo yung binomba. At ayan, tignan nyo, puro motorbikes lang yung mga dumadaan dito. And yung train, kaya lang wala pang train eh. Ayan na merong railway dyan sa gitna. So ayun guys, yung damage part, di ba binomba nga. So ayun, grabe, natatakot ako, baka mahulog tong phone ko guys. Ayan guys, ngayon nandito na kami sa Train Street. Ito yung last destination dito sa tour, ng Insta tour. And ayan, makikita nyo, ito yung sikat na sikat sa social media. And actually, kapag kasinerge sa Google, ina-advertise to na close. Pero bukas to guys, actually, na-advertise lang daw siya na close. Kasi meron daw dito parang certain incident na nangyari na tinatago sa mga tourists. And ayan, look. Ayan guys, ito. Tignan nyo, tinirit ako ng aking tour guide na si Travis ng peach tea. And ayan, titikman ko na kung ano to. So guys, ayan, dumating ni order ko is stir fried noodle with vegetable and beef. So 60,000 dong yan. And ito yung pagkain ko dito sa area ng Train Street. Ayan guys, tikman natin. Actually, para lang siyang pansit canton. And homemade daw to. So pansit canton na napakadaming toppings. It didn't taste like pancit canton na medyo matabang. Tapos meron silang, hindi ko alam kung garlic ko, onion ha. Guys, ayan na. Pabalik na ako sa hotel. Matapos na ang aking tour.
Okay? Okay, may hati na tayo sa hotel. Okay guys, so ngayon tapos na yung tour. And actually guys, sobrang ganda na experience ko sa tour na to. Insta tour to. And lahat talaga ng mga tourist attractions na merong magandang background, magandang places, at mga facts ay ibibigay sa'yo dito. So guys, ang tour nga pala na to ay na-book ko via Klook. And yung link ilalagay ko sa baba. And use my code Paul Ibas Paiba para lagi kayong may discount kapag ka-avail kayo ng flight, activities, and hotel. So guys, ang aking tour guide nga pala, si so Travis, guys. If ever na mag-book kayo, is i-search nyo o i-message nyo doon sa WhatsApp na request nyo si Travis. Kasi guys, napakagaling niyang photographer, tour guide, and etc. Okay? So yun guys, maraming salamat sa panonood. Abangan nyo pa yung mga next upload ko dito sa Vietnam. Okay? So yun lang. Thanks!